next question natin ay ayan. Si Christopher Roselis. Yes. Ayan. Sabi ni Christopher, good evening mga ka-Arki. Good evening ka-Arki. During this time of uncertainty, which investments are not affected by inflation? Meron ba? Teka, isipin natin. Affected by inflation. So, I think any investment that's above inflation, no? So, sino ba yun? Meron ba investment na hindi apektado ng inflation? Let me think ha. Kung gusto lang niyang to keep it safe, yung sabi ni Sir Renzi kanina, money market, kung gusto mo lang siyang i-keep, no, parang ganun. Pero kung sinasabi ni Christopher, mag-earn ka pa rin kahit na may uncertainty, hindi siya tatamaan masyadong inflation. Parang wala din. Kasi even, ano po, even rental properties, tatamaan din ng interest rates eh. Diba? Oh. So kung may rental, consistent nga siya. Pero depende rin po siguro. Hindi, tatamaan pa rin siya ng inflation kasi siguro magastos kayo bilang rental owner eh. Ay, property owner. Right. Oh, that's right. So, okay, isipin natin. Let's think this through. Not affected by inflation. Meaning, if you mean na positive pa rin you're earning positive returns, no, kumbaga positive real returns, so kumbaga the return of that particular instrument minus inflation, no, positive pa rin, then we can think of number one is MP2, diba? Kasi mga nasa 6 yan, 6 to 7, yeah, diba? Minus inflation mo ng 5, then may mga 1-2% ka pa, no? So that's it, that's one. Pero ang problema mo kay MP2, 5-year holding period. Mm-hmm. Diba? It's ano, it's kumbaga inflation risk, sabihin na lang nating minimized, no? Pero yung liquidity risk mo eh doon katatamaan, 'di ba? Kasi hindi mo naman pwede na, oy, 7% ang inflation, tumataas ang presyo ng bilihin. I want to beat inflation, 'di ba? So, oh, pag-ibig to beats MP2. Inflation. Mm-hmm. Eh kaya lang ang problema diyan pag nilagay mo yung pera mo diyan eh mapambibili mo ba ng gas yan next week? Di ba? Mapambibili mo ba ng gasol yan next week, no? So siguro on my end hindi kailangang ibit ang inflation parate kasi kung nabit mo yan then baka mamaya you are subjected to liquidity risk na hindi mo ma-withdraw agad like MP2 or you might be subjected to price risk. Di ba? Mm-hmm. Like for example, historically ang stock market kapag plinat mo versus inflation, it beats inflation for the long term. But, you know, for the short term, it might not beat inflation. Baka negative ka pa. So, kung feeling mo, eh, lalagay mo yung pera mo sa stock market to beat inflation, eh, I don't know lang mga ka-Arki, no, pero siguro mag-type in kayo kung nabit niyo yung inflation kung nilagay niyo yung pera niyo sa stock market from the start of the year. Ayan, but I don't think anybody would have kasi ang risk mo naman dyan is the price risk, no? Is the price risk. So, ayun. Siguro, isa rin na that can beat inflation in terms of real return, business. So, kung halimbawa, yes. Business mo, kumikita ng 20%, no? Kunari, positive ka pa rin kasi 20 minus 5, may 15% ka pa rin. So, meron ka pa ring real return in terms of inflation. Kaya lang, strictly speaking, hindi rin siya not affected by inflation. Bakit? Kasi kung before, if inflation mo is 2, ang return mo is 20, nakaka-18 ka. Nag-4, di ba? So, naka-ano ka na lang, 16 ka na lang. So, in that regard, it's still giving you real positive return. Pero it's still affected by inflation. So, yun yung tingin ko dyan. So, lahat na apekto. But real return, yung naisip ko for now na ano, na nakakapagbigay ng real return net of inflation. At ano, yung insurance, yung sinasabi mong return na 20%, ano na yan, bawas na dapat yung tax dyan. Ha? Kasi syempre, ayoko nga, may tax pa pala. Oo. Operating cost ka pa, di ba? Yes. Oo ka. Tama, dapat tama. Net, gross pa net. Yun. Sa totoo lang, gross pa yun. 20%. Correct. Pag nito ka pa. Tama naman. At ano, Sir Renzi, Miss Jendy, no? Itong sagot ko na to, I borrow it from Sir Fitz, no? Meron siyang article na nilabas. So, mag-point out lang ako ng two things na shinare niya kasi wala siya ngayon. Number one, invest in knowledge daw, di ba? Siyempre, take advantage of free learning.
And of course, kapag may knowledge ka na, may additional skills kang natutunan, invest in a side hustle. Ayan, yan ang sinasabi ng Surfits. So, ang point niya dito, kung tumataas yung expenses mo because of inflation, yung mga side hustle mo, mga secondary or third source of income, yun ang pang-counter mo ngayon sa inflation. So, kung dati isang trabaho ka lang, you find another sideline that gives you what? 5,000 pesos a month. O, di ba? Makakatulong na rin yun, no? To combat or mitigate yung effect ng inflation sa buhay mo. And another, dagdag ko lang din, aside from pag-ibig MP2, meron tayo yung mga digital banks na may time deposit. Mm. So, I think Tonic is 6%. Di ba? But same, no? Same with pag-ibig MP2, a time deposit is may holding period din siya. Yeah. So, yung 6% ng Tonic is 6 months siya na hindi mo pwedeng galawin. So, sabi nga ni Sir Renzi, kung panggagas mo siya next week, hindi mo makukuha yung 6% na return. Siguro, kung panggagas mo siya after 6 months, pwede. 6% per annum eh. The 6% is per annum. Right? Per annum. Yes. Oo. 6 months and divided by 2-3% ka lang. So, ganito na lang. I-time deposit mo siya. Yung ita-time deposit mo ngayon, yun yung pang-gas mo next year. Yan. Tapos time deposit ka ulit, yun yung pang-grocery mo next year. Yun, nabito yung inflation. Pero, hindi ka liquid. Diba? Hindi ka liquid. Diba? Ano yung everyday may maturity? Time deposit. Parang kung ito pa nga tayo. Diba? So, May pambayad ka next year, so magbibil-bil ka ng asin ngayon. So, kaya nga, pag short term talaga, you don't really beat inflation for the short term. Talagang, ano na yan, usually pag short term expenses, ano na yan talaga, bite the bullet na yan. Talagang negative yield return for this. Just, you know, keep the capital to serve. Ayan, thank you, Christopher. Ayan, at yan, shout out sa 39,000 na nanonood ngayon. Maraming salamat. Salamat po sa inyo na.